Musta po kayo? Part 21 na po to dun sa content na ginagawa ko na What is Written Truly Happened. So, isa-isahin ko po sa inyo yung ano, yung mga nagpakita ng matitinding faith sa ating Panginoon, sa ating Creator. Una na po dun si Peter. Si Peter po, hindi din po siya ganun kaanong tao. Ang mga chosen po na talagang ginawang apostol ng ating Creator, mga nakalubog po yan sa kasalanan. Kasi sabi nga po ng mga matutuwid na pastor pag ang isang tao lagi nagsisinungaling, meron niyang espiritu ng demonyo ng kasinungalingan. Pag naman ng tao laging gusto, perfect siya, sa lagi yung tama, sa lagi yung magaling, may espiritu po yan ng kayabangan. Tapos pagka ang tao walang ginawa kundi pumatay, pumatay. Ang espiritu po niyan, mamamatay tao. Hindi po natin yan tinutulig sa ini-elaborate ko lang po kasi nga po, ang mga tao po kasing napili ng Panginoon at nasulat sa scripture, yan po hindi mga taong talagang banal, malilinis. Nilinis po sila ng Panginoon, inalis po sila sa pagkakalubog nila sa kasalanan. Kinahabagan po sila ng Panginoon, binigyan po sila ng awa. Kaya sila naging matuwid na talaga. Kasi ganun po eh. Pagka po tayo, parang ini-inplay po kasi ng Holy Scripture. Kaya nga po what is written is happening and it will happen again. Kasi nga po kapag ka tayo, nagbalik loob na sa Panginoon, hindi pwedeng nagbalik loob ka ngayon. Tapos next year, tumiwalag ka na naman, umalis ka na naman, lumis ka na naman. Maglalasing ka, huminto ka ng 5 taon. Nagbalik loob ka sa Diyos, nagsisi ka, tapos pagkaraan ng 5 taon, tumador ka na naman, o kaya, babaero ka dati, tapos nagsisi ka, tapos after 1 year, babaero ka na naman, hindi po ganun, kasi kailangan po talaga, papakita natin sa ating Creator, na talagang, we will be deserving, pagdating nung ibibigay na niya sa atin, yung regalo niya sa atin, sabi nga po ang mga mapipili po, ang mga maliligtas po, magkakamit po nung parang, bibigyan po tayo ng parang bato ewan ko ba kung anong bato yun, hindi po yun yung batong iniisip natin, yung pong parang nakasulat daw po dun yung bagong pangalan natin Yun po yung nakasulat sa sa Revelation sa Revelation sa New Testament. Basta nandun po yun. Ewan ko po kung saan banda yun Basta nasa New Testament po yun. May ibibigay po sa atin na tayo lang ang nakakaalam nun. Parang isa po yun sa magiging regalo natin. Kasi alam naman po din ng Panginoon na tayo po mahina. Nandito po tayo sa sanlibutan na punong-puno ng kasalanan Kaya po kakailanganin natin talaga ang Panginoon para tayo maging matibay. Sundan nyo pa po. God be the glory po. God bless us all po.